Welcome po ulit dito sa aking channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po ako ng ginataang munggo with daing. At ito na po ang ating mga sangkap na gagamitin. Unang-una, gagamit po tayo ng bawang, tanglad, green bell pepper, sibuyas, at saka luya. Gagamit din po tayo ng munggo, daing, dahon ng sibuyas, gata, at saka tubig. Hindi na po pala ako gagamit ng asin kasi yung ating daing na gagamitin ay medyo maalat na po siya, kaya hindi na po natin kailangang gumamit ng asin. Ngayon ay palalambutin ko po muna itong ating munggo. Ayan na po ang ating munggo. Nahugasan ko na po siya, so ngayon ay maglalagay na po ako ng tubig para sa pagpapalambot po nitong ating munggo. Tapos ito turn on na po natin itong ating apoy. Palalambutin lang po natin yan ng mga 20 minutes. Tapos babalikan po natin pagka umabot na siya ng 20 minutes. Ngayon ay tatakpan po muna natin siya para mabilis lang po siyang kumulo. So ngayon, 20 minutes na po ang nakalipas. I-check na po natin itong ating munggo kung malambot na ba. Ayan na po, malambot na ang ating munggo. Hahanguin na po natin siya at papatayin na po natin yung ating stove. Gagamit po pala tayo ng konting mantika para sa paggigisa nitong ating mga sangkap. So ngayon ay ito-turn on na natin ang ating stove para maigisa na po natin ang ating mga ingredients. Uunahin po natin ang ating bawang sa paggigisa. Hihintayin lang po natin na medyo mag-light brown po yung ating bawang. Tsaka po natin isusunod ang ating sibuyas. So ayan, nag-light brown na po ang ating bawang. Pwede na po natin isunod ang ating sibuyas. Tapos hahaluin lang natin siya ng konti. At isunod na rin po natin ang ating luya. Sunod po natin na ilalagay itong ating green bell pepper para mas lalo po siyang bumango. Ngayon po ay isusunod na po natin itong pinalambot natin na munggo. Dinagdagan ko po pala siya ng konting sabaw kasi medyo tumuyo po yung ating sabaw kanina na nilagay nung nagpalambot po tayo nitong ating munggo. Yan, mga ganyan po karaming sabaw ang gagamitin nyo pag nagluluto po kayo nitong munggo. Pero depende po yan kung gaano karami ang inyong munggo na lulutuin. Pag konti lang po din, konti lang din po yung sabaw na ilalagay nyo. Tapos ngayon, ay pwede na po nating isunod itong ating tanglad or lemongrass. Pampabango po yan ng ating mga niluluto, yung tanglad na yan. Ngayon po ay pwede na po nating isunod itong ating daing. Pagka medyo maalat na po yung daing na gagamitin nyo, huwag na po kayong maglagay ng asin. Kasi pagka lumamig na po yung sabaw, mas lalo pa pong aalat yan. Pero depende po yan sa inyo. Kung gusto nyong maglagay ng konting asin, ay pwede naman po. Papakuloyin po muna natin tong ating sabaw na munggo. Tapos babalikan po natin yan pagka kumulo na.
So, ayan po, i-check na po natin itong ating munggo kung kumulo na ba. So, yan, kumulo na po siya. Pwede na po nating ilagay itong ating gata. So, ayan na ang ating isang lata ng gata. Pwede rin po pala kayong gumamit ng gata na fresh, yung hindi galing sa lata. Mas masarap po yun. Napakasimple pong recipe nito at saka mura lang. Lalo pa ngayon na medyo nagmahalan ang mga bilihin na mga pagkain. So, subukan nyo po ito at tiyak na magugustuhan po ninyo. Sa mga mahihilig po dyang kumain ng munggo, itry nyo po itong ating recipe ngayong araw. Tiyak na magugustuhan nyo. Yan, so habang kumukulo po ang ating sabaw ay pwede na po nating ilagay ang ating dahon ng sibuyas. So, ayan na po ang ating ginataang munggo with daing. Ngayon ay papatayin na po natin ang ating apoy para ma-serve na po natin kasi luto na ang ating ginataang munggo with daing. Hahanguin na po natin tong ating munggo. Ito na po ang ating finished product ng ginataang munggo with daing. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po si Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!